Igniting the burning desires for fair and authentic information. The latest and the most leading news of the hour. Your news, our business. In the headlines, Philippines Summer. Thank you, Brian. Don't change the dial. We'll be right back with more news after this reminder. This is a friendly reminder from the Department of Trade and Industry of the station. And we're back for more updates. Here's Mayet Juarez for Sports Details. Soto dominated the Yokohama B Corsairs as they zoom past the Yokohama Brave Thunders. Reporting. Thank you, Mayet. Host, model, and former beauty queen Megan Young is reporting beyond for Soto's email. Thank you, Ivan. The former title holder, Miss Megan Young, will host for the 7th first meeting. Not necessarily reports as the Miss Junior stated that hopefully this tour will rather than infection rate. Well, I don't know. I'm totally to be that I really have to start showing. The Philippine governance is now promoting. It's ANFM. Your news, our business. Thank you and God bless. Okay, Gala, welcome or welcome back to my YouTube channel. So if you're new here, please don't forget to like, comment, and subscribe. So yun, for today's video is another technical vlog na naman. And ngayon is nag-level up na tayo kasi marami na akong na-upload na tutorial about virtual DJ and sa pagiging technical ng radio broadcasting. So ngayon is level up na tayo kasi meron akong nalaman at tinuro sa akin ng trainer namin para sa DSPC yun. And by the way, nagulat talaga ako kasi meron pa palang mas easy na way para i-play yung stingers and other more. So ayun, ituturo ko yan sa inyo mamaya. And by the way mga kaigala, meron mga nakakilala sa akin doon sa Nasipit, which is nag-compete ako doon para sa DSPC. And by the way, nakatanggap kami nito, ayan. And then yung sa MSPC ko is kami yung nag-winner. And pagdating sa DSPC, wala kaming masyadong natanggap and medyo sakit yun na part kasi that is my last chance sana na maka-experience ng RSPC or NSPC. So yun, so mag-move on na lang tayo doon. And by the way, ngayon is meron na naman kayong malalaman patungkol sa pag level up ng pagiging technical sa radio broadcasting. So before tayo mag-start is mag-share na muna ako ng tips para sa mga radio broadcasting technical. So, ang first tip is know your judges. So, paano nyo ba malalaman na merong bet or merong standard yung judge nyo? So, for example, sa nangyari sa akin, so doon sa contest proper kung saan nagla-line up na kami, is nag-observe talaga ako kung anong mga ginawa nila kung saan. Doon ko na-observe na yung mga judge or yung judge is may specific na sinusunod or may specific na hinahanap sa pagiging technical. So ito yung na-observe ko. First is dapat yung music or yung sound is hindi lumagpas sa meter kung saan magiging malakas na talaga siya. So i-example ko dito yung stinger. Ang nangyari kasi sa sound check is nag-play ako ng stinger and then yung judge ni-warningan ako na sobrang lakas daw ng stinger and lumagpas na siya sa meter. So ayun, be caution pagdating sa sound and kung gaano siya kalakas. Kasi bawal daw na magiging hinder yun para maintindihan yung news reporter or yung mga anchors. So dapat
If merong nagsasalita na anchor or reporter or informationalist, so dapat maintindihan ng judge yung sinasabi ng reporter. So dapat tayong mga technical, tayo talaga yung mag-adjust kapag merong nang nagsasalita on simulation. So pagdating naman sa paggawa ng script writing, meron kasi yung time, 1 hour or more than 1 hour. So doon ka din pwedeng makapag-edit ng mga sound effects and then background music, and kung gusto mo din mag-download ng other background music, pwede ka doon makapaghanap ng background music kasi meron ka pang time. And by the way, kapag nag script writing din kayo, merong chances na mabago yung infomercial na music. So kailangan mo siyang hanapan ng bagay doon sa kanta, or kapag merong kanta yung infomercial nyo, is kailangan nyong maghanap ng bagay talaga siya sa infomercial para naman manalo yung infomercialist nyo. And by the way mga kaigala, the next tip is to use a headphones or earphones. So meron akong isishare dito na super helpful sa pagiging technical ko. So ito yung headset, ito yung Monster, ano tawag dito, OpenFree AC100, ayan. And by the way, it comes with this protector, and then nandito siya sa loob. Sobrang cool niya. May ilaw siya kapag nag-charge and ino-open. Design niya, and by the way, sobrang easy niya ilagay sa ears, and ito try natin. So yung mga kaigala, nalagay ko na siya ngayon, and by the way, sobrang light niya lang. And pag labas mo sa kanyang case, is automatic na siyang nag-on and nagpa-pairing na siya kaagad kapag meron kang na-connect na devices. So bakit ko nga ba nire-recommend sa inyo itong paggamit ng Monster or ng earpods? So ito kasi yun mga kaigala, sobrang ingay talaga sa event area, or may possible na sa paggawa nyo ng script or pag e-edit mo ng mga background music and sound effects and for the infomercial, is hindi mo siya marinig. And kapag ito yung ginagamit nyo, is wala talaga siyang delay. So meron kasing ibang headphones or earphones, nahihirapan talaga ako mag-edit kapag delay yung earphones kasi hindi mo siya matansya kung saan ka magka-cut and saan mo ibabalik yung music. So mga kaigala, if you are interested to purchase one of these earphones, is just click the description box and visit my TikTok shop, and ililink ko doon sa cart yung link nito. And mga kaigala, sa iba kong mga tips is na-mention ko na siya sa iba kong mga vlogs. I mean tutorial sa pagiging technical. So meron niyang mga other videos ako na na-upload about sa pagiging technical. So ayun, sa ngayon kasi is yung tutorial natin is about more advanced na sa pagiging technical. So let's proceed na. So mga kaigala, by the way, di ba kanina is nakapag-mention ako na yung ituturo ko ngayon sa inyo is more advanced na sa pagiging technical. So ito yung ibig sabihin ko. Dito kasi, pwede ka palang gumamit ng sampler para mas easy i-play yung stinger, and then yung pwede ding meron kayong audio or statement ng maybe president or something na pinipresent nyo sa news nyo. So, for example, ikiklik ko dito yung number 1. Ito yung maririnig nyo. Ayan, di ba meron kayong narinig na stinger? And kapag nag-play ako ng 3, is na-play yung whoosh. And kapag nag-play naman ako ng 4, is automatic mapi-play yung statement ng news, yung nakalagay sa news niyo. Ayan, for example, i-click ko dito yung number 4. Hopefully, just bumababa na rin yung inflation rate. Baka naman magtutuloy-tuloy na ng hiring. So, yung para i-post siya, is i-click nyo lang yung number 4 again. So, hindi siya ano ha. Example, number 1 yung plinay nyo. So, kung gusto nyo i-post, is i-click nyo rin ulit yung number 1. So, yung paano nga ba ito nangyari?
So for example, i-delete ko dito yung lahat ng nakalagay dito sa sampler. I-delete natin, i-delete. Dito sa local music, ilagay nyo yung stinger. Ayan, i-drag nyo lang. Then ito. And then the whoosh. And then yung statement. Then yung infomercial kung gusto nyong ilagay. So yun, paano nga ba ito gumagana kasi kapag nag-click ka ng one, tapos hindi mo siya ni-set up is hindi talaga siya mag-work. Ito yung gagawin mo. Punta ka dito sa settings. And then meron ng advanced editor dito nakalagay. Click mo lang yan. And then dito sa key, i-click mo yung one. So ayan. For example, yung one yung napili mo. So, dahil nakapag-set na ako dito ng action niya, yung ilalagay mo lang is sampler one, which is nakalagay naman talaga siya sa sampler one, yung stinger. And then, itatype mo yung play, tapos yung line, and then stop. So, yun lang. Tapos, exit mo lang. At pagdating naman sa number two, isi-click mo ulit yung settings. Then, advanced editor. Ilagay mo lang dito yung number two. And then, ayan. Paulit-ulit mo lang yung gagawin para automatic siya na mag-play kapag clinic mo yung number na number key. So, for example, magsisimulate tayo ngayon. So, yung first kong gagawin is yung number 1 and 2 for the station ID. So, kukuha na lang muna ako ng script dito. And by the way, mga kaigala, ganito na kakapal yung mga script ko. So, marami na akong collection. So, for example, mag-simulate tayo ngayon. So, by the way, don't expect from me sa pagiging reporter or pagiging anchor. Ayan, try ko lang. Hirap pala maging news reporter, anchor, and then mag-technical ka pa. So, ayun. And by the way, mga kaigala, nakalimutan kong i-mention dito na kapag gusto nyong i-adjust, yung volume is nandito lang sa right side ng sampler. So, ito talaga kasi yung naging mistake ko sa pag-present sa simulation kasi hindi ko siya nahinaan. Kaya, naapektuhan talaga yung performance ko sa pagiging technical. So, kaya hindi siguro din ako nanalo kasi in the first place, mga kaigala, is yung judge is nag-warning na talaga sa akin na lumalabas na sa meter kung saan sobrang lakas na daw ng stinger ko. So, kailangan mo talaga kasi i-blend. So, mga kaigala, let's proceed. So, magsasimulate tayo ngayon. So, kinakanta kasi dito yung Bringing You the Honest News. So, hindi ko na siya kakantahin. 1, 2, 3, go. Bringing You the Honest News. Ay, mali pala. 1, 2, 3. Bringing You the Honest News. Nag-rap. 1, 2, 3, go. Bringing You the Honest News, the major news of the hour, DX. Ayan. DDDX. Nation's News Patrol, your news authority. And then hinaan nyo yung volume into maybe 25%. Yun kasi yung standard ng judge sa amin. So I don't know pagdating sa inyo kung pwede bang malakas yung music. Or totally zero talaga. Yung iba kasi totally zero yung music nila. And by the way, kapag nag-stinger na ako is di ba tinuro ko sa inyo yung paggamit ng sampler. So, ito na. Number one. O, di ba? Nag-stinger siya. This is your anchor, Ivan James Mungaya, serving you the hottest, the latest, and the most leading news of the hour. And then, dito naman is i-shape ko na siya sa second deck. And by the way, mga kaigala, yung mga kliniklik ko dito sa keyboard is itatype ko na lang dito sa video. Ayan. Indie headlines. Philippines Sound, China to leave the Yungin Show. A stinger then. Ganun. Ang hirap kasi ipagsabay yung pagiging reporter and then pagiging technical. So ayun, medyo delay tayo ngayon. So mga kaigala, that's all for this video and
Shinare ko lang talaga yung mga naging add up sa pagiging technical na nalaman ko through trainings and experiences. Kasi through trainings, marami ka talaga madi-discover sa pagiging technical. So, malalaman mo yung dapat mga gawin, mga iwasan gawin, and yung mga dapat mong iwasan. And salamat pala sa mga naka-notice and nakakakilala sa akin doon sa nasipit kung saan nag-DSPC kami. Meron kasing nakaka-notice sa akin na, uy, di ba ikaw yung technical na nag-upload sa YouTube? So, ayun, thank you pala sa inyo. Super grateful ako na nakilala niyo ako dahil sa pagiging technical ko. And that's all for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!